Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid na tagasubaybay sa ating Friday online Bible study. At tayo po ngayon ay nasa Mark chapter 4, verse 35 to 41. At nais ko pong basahin natin yon at atin pong tignan kung ano po ang mensahe ng Panginoon para sa atin ngayong gabi. Chapter 4, verse 35, Mark, chapter 4, verse 35. Ganito po ang sabi. Nang araw ding iyon, nang sumapit na ang gabi, ay sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang ribayo. Pagkaiwan sa maraming tao, siya ay kanilang isinama sa bangka ayon sa kanyang kalagayan. At may ilang pang mga bangka na kasama niya. At nagkaroon ng isang malakas na unos, sumalpok ang mga alon sa bangka, anupat ang bangka ay halos napupuno na ng tubig. Ngunit siya ay nasa hulihan ng bangka at natutulog na may inuunanan. Siya ay gumising, siya ay ginising nila at sinabi sa kanya, Guru, hindi ka ba nababahala na mapapahamak tayo? Pagising niya ay sinaway niya ang hangin at sinabi sa dagat, Mayapa ka, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at nagkaroon ng katahimikan. Sinabi niya sa kanila, Bakit kayo natatakot? Wala pa kayong pananampalataya? Sila'y sinidlan ng malaking takot at sinabi sa isa't isa, Sino nga ito na pati ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya? Nais ko pong pagdiinan ang yung pong talatang 41 sa katanungan, sino nga ito na pati ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya? Kumbaga sa ating pamagat, anong klaseng tao ito? Anong klaseng tao ito? Kung mapapansin ninyo na ang ating pong pagtutuunan ng pag-aaral ay ang verse 41, sapagkat nilayon ko po, pinlano ko po na ang verse 35 at ang hanggang verse 41 ay ipapangaral ko ngayong Sunday afternoon sa ating pong pagtitipong pangkalahatan o sa ating corporate worship. Sapagkat medyo may kaugnayan ito sa ating pong kalagayan dahil na po sa mga mayroon pong pag-aalindangan at takot o kawalan ng pananampalataya. At nais kong ibahagi iyon ngayong Sunday sa yung Mark chapter 4 verse 35 to 31. Ngunit ngayong araw na ito sa ating pagtitipon, pagtuunan natin ang verse 41 na pinamagatan kong anong klaseng tao ito. Bago lahat, tayo muna ay manalangin. Opo, Panginoon, tunay Lord na marami kaming katanungan. Subalit isang napakabiyayang katanungan na magtanong po kami kung anong klaseng tao itong si Jesus Kristo. Nawa nga po itong pumasok sa puso ng bawat tao na makapakinig ng mensaheng ito at mga tao, Panginoon, nasa labas na ngayon po ay nasa gitna ng mga pagdurusa, sa gitna ng pag-alinlangan sa buhay, mga alalahanin. Na sana pumasok sa isipan nila, sino ba itong si Jesus? Anong klaseng tao ito? Kaya Lord, pagpalain niyo po ang aming pag-aaral ngayon, nawa magawin yung biyaya ito sa puso ng bawat makikinig. Ito kami dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Now dito po sa pagkakataong ito, katatapos lamang ni Jesus sa maghapong walang patid, walang pagod na pagtuturo sa mga alagad at sa napakaraming mga tao, at sila ay nasa tabi ng daga. Siya nagturo doon ng talinhaga tungkol sa maghasik. Itinuro din niya ang talinhaga tungkol sa pagsindi ng ilawan. At kanya rin po itinuro ang talinhaga sa binhi ng mustasa. At finally, sila ay sarili ng kasama na ngayon ni Jesus. At dito, ang Panginoon ay nag-anyaya na sila'y tumawid sa kabilang ibayo sapagkat dito pa lamang magsisimula ang totoong pagtuturo ng Panginoon sa buhay ng mga alagad. Tayo po ay kasama na ng Panginoon sa kanyang paglalakbay simula nung tayo po'y mag-aral ng aklat na ito.
at marami na tayong natututunan, marami tayong mga bagay na dapat iwasan, marami tayong mga bagay na dapat nating hangarin upang makilala, lalo na pagdating sa tanhaga. Ngunit, hindi po sapat ang nakikinig lamang at natututo tayo sa mga pakikinig. Dapat din tayong matuto pagdating po sa totoong karanasan ng buhay. Kaya dapat lamang sumibol sa ating puso yung katanungang anong klaseng tao ito. So dito po sa talinhagang ito, magsisimula pa lamang ang totoong pagtuturo. Aywan ko lang kung nasa isipan ng mga alagad na lahat ng mga itinuro ng Panginoon sa lahat ng tao ay kasama sila na makilala nila at matutunan nila ang lahat ng aral na ito. Kaya ang Panginoon ay nagyaya na tumawid sa kabila, sa kabang ibayo ng Galilea. Ngayon sa paglalayag nila, mga kapatid, ang sabi sa ating talatang binasa, biglang dumating ang unos. Biglang dumating, ibig sabihin po ng bigla, hindi po inaasahan. Hindi ito inaalam kung kailan darating tulad ng pag-asa na inaalam darating, kung kailan darating ang unos, ang bagyo, pero dito po, bigla, yan po ang unos sa buhay. Bigla itong dumarating na walang anumang pasubali. At dito makikita ang mga dakilang leksyon sa buhay natin sa pamamagitan ng buhay ng mga alagad na ito na aktong kasama ng Panginoon sa unos na ito. Nagsalita ang Panginoon sa unos at ito'y tumahimik. Ang tubig at ang karagatan ay tumahimik. Nangyari ito upang sumibol sa puso ng mga alagad ang katanungang anong klaseng tao ito? Ano po ibig sabihin ito sa atin? Kung tayo po ay nagtatanong, anong klaseng tao ito si Jesus? Mga kapatid, yan po ay tanda na tayo po ay mayroong hangaring lumago sa Kanya. Napakalaga ng katanungang ito para sa kanila at gayon din sa atin ngayong gabi. Nasagutin natin ito ayon sa apat na sagot na makikita natin in-imply dito sa talatang ito. Una, sa tanong na ito, siya ang taong nagyaya sa ating maglakbay sa karagatan. Siya ang taong nagyaya sa ating maglakbay sa karagatan. Tingnan niya sabi sa 35. Nang araw ding iyon, nang sumapit na ang gabi, ay sinabi niya sa kanila, sinabi ng Panginoon sa mga kasama niya, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Na pagkaiwan sa maraming tao, siya'y kanilang isinama sa bangka ayon sa kanyang kalagayan at may iba pang mga bangka na kasama niya. Napansinin natin, ang kausap dito ng Panginoon ay ang kanyang mga alagad. Mga alagad na nakakilala na sa kanya tungkol sa kanyang mga pagtuturo, tungkol sa kanyang mga himala sa pagpapagaling na may karamdaman, maaaring pagbuhay ng patay ay nagawa na rito, at sila po ay humiwalay muna sa karamihan. Pero pansinin natin, marami pang bangka ang gustong ang sumunod sa kanya. Pero ano kaya ang nakikita nung marami pang mga bangkang sumunod sa kanya? Nakikita kaya ang pagtuturo ng Panginoon sa kanyang sariling mga alagad? Palay ko, maaari. Kadalasan hindi po nakikita. Now, ang makikita natin dito sa paglalakbay, mayroong ipinangako dito ang gabi ng kanilang paglakbay. Unang-una, ang pangako rito ng fellowship sa paglalakbay, kasama nila ang Panginoon. Ang Panginoon ang siyang nagyaya sa mga alagad na tumawid sa kabilang ibayo. Sino itong mga alagad na ito? Ang kanyang mga tinawag. So ganun din tayo, tayo'y inayaya ng Panginoon na ipamuhay natin ang ating buhay Kristiyano. At ang pangako, say kasama natin. Say, mayroon tayong may fellowship tayo sa kanya sa paglalakbay. At ang pangako pa rito, mga kapatid, sa pag-isa ay kabilang ito ay sa papuntang ibayo ng lugar. Iyan ay paglalarawan. Na sa buhay natin dito sa mundo, tayo naglalakbay. Tayo manlalakbay rito. At yan ang mga patotoo ng mga apostol na ang mga Kristiyanong totoo manlalakbay lamang sa mundong ito. At ang kagandahan dyan, ang Panginoon ang nagyaya sa atin ng maglakbay. Sa makatwid, kasama siya. At ang sinabi ng Panginoon dito, ang pinapakita rito, na sa ating paglalakbay, may pangakong
ligtas para tayo ay makarating sa ibayo. Yan po ang pangako dyan. Pag sinabi ng Panginoon, tumawid tayo, ibig sabihin, darating tayo doon. Ngunit ang buhay natin ay tulad din sa paglalayag ng bangkang ito. Unang-una, dinesisyonan nating sumama kay Jesus. Hindi ito sa pilitan. Kusa ito sapagkat ito po ang ating kaligtasan. Tayo sumampalataya sa Kanya dahil sa narinig natin ng mga pangangaral sa Kanyang salita, tayo po'y nagkusa na tayo ay sumunod sa Kanya sa kaligtasan. At sa paglalakbay na ito, maaari tayong mapagod. Hindi sinasabing maginhawa. Well, sa totoo, sila'y umaalis patungo sa kabila sapagkat nais nilang magpahinga ng kanilang kalagayan. Sa paglalakbay ay may kaunting pagpapahinga. Pero ang maganda dyan, kasama natin sa buong paglalayag ang Panginoon. Magkaroon lamang tayo ng tamang kapahinga ng ating buhay at kaluluwa kung ating ilalagay sa ating isipan ang itinuro sa atin in verse 5. Ganito ang sinasabi, umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masyahan na kung anong mayroon kayo. Sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Na sa paglalakbay natin, isang bagay lang po ang makapagbibigay sa atin ng kapayapaan ay ang umiwas tayo sa pag-ibig sa salapi. O kung tawagin yan ay kasakiman. Sapagkat kasakiman po ang talagang ang ugat ng lahat ng kasamaan sa mundong ito. So may kita natin mga kapatid na sa ating pong paglalakbay, nagyaya po ang Panginoon sa atin upang tayo po ay maglakbay sa karagatan. Siya ang taong nagyaya sa atin na maglakbay sa karagatan. Ikalawa, mga kapatid, sino ang anong klaseng tao ito? Siya ang taong kasama natin sa lahat ng unos sa buhay. Sa lahat ng unos sa buhay. Yun po ang sinasabi, no? Basahin natin ang verse 37, Mark chapter 4 verse 37, at nagkaroon ng isang malakas na unos, sumalpok ang mga alon sa bangka, anupat ang bangka ay halos napupuno sa tubig. Napansinin natin na sa ating pong paglalakbay, wala pong pangako na tayo po ay exempted o libre sa unos. Karagatan po yan eh. Dagat yan. Natural mayroon pong unos. Pero, ang pangako dyan, kung sino ang taong ito, say kasama natin sa lahat ng unos sa buhay. So, anong layunin ng unos dito mga kapatid? Unang-una rito sa unos, ay upang malaman natin na tayo po'y nasa kanyang kalooban. Pansinin natin, siya ang nagyaya, siya ay kapiling natin, siya'y naroon bagamat nakaunan siya sa unan sa kanyang pagtulog sa loob ng bangka, pero yung pong tiyak na pangako na siya po'y kasama natin sa lahat po ng ating paglalakbay maging sa unos. Yun ang dapat nating malaman. Malaman natin na tayo'y nasa kanyang kalooban. At malaman natin na siya'y kapiling natin sa unos. Now, napakaraming leksyon ang matututunan natin dito, mga kapatid. Ang pagsunod natin sa tagapagligtas, ay tiyak papasok pa rin tayo sa problema, sa unos ng buhay. Hindi po pangako rito, walang pangako rito na kaya tayo sumasama kay Jesus sapagkat ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Hindi po. Sa totoo, ang buhay Kristiyano ay imposible talaga sapagkat papasukin mo ang lahat ng klase ng unos sa buhay. Kaya dito po dapat nating matutunan ng paglalakbay natin kahit tayo na sa Panginoon at tagapagligtas, papasok pa rin tayo sa unos.
At ikalawa, ang pagsunod natin sa kanyang kalooban, darating pa rin ang unos. Kahit anong klase o perpekto tayong sumusunod sa kanyang kalooban, darating pa rin ang unos. Ikatlo, ang pagsunod sa kanyang kalooban, kadalasan walang mga paalala sa atin. O, may unos sa darating ha. May darating dyan, malapit na, 1,000 kilometers na lang mula sa ating area of responsibility ng Pilipinas. Hindi po ganon. Ang sabi po sa ating binasa, biglang dumating ang napakalakas na unos na halos napupuno na ang bangka. Ibig sabihin, grabe po talaga. Yan po dapat nating matutunan. Kasama natin siya sa lahat ng unos sa buhay. Ikatlo na dapat nating malaman, anong klaseng taong ito? Siya ang taong nagkukontrol sa lahat ng bagay. Verse 39, ganito ang sabi, pagising niya ay sinaway niya ang hangin at sinabi sa dagat. Tignan niyo, sinabi sa dagat, pumayapa ka, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at nagkaroon ng kapayapaan. Siyempre, sino bang nagpapagulo ng dagat kundi yung malakas na hangin? Kaya ang dagat ay pinatahimik. No? Tumigil ka, tumihimik ka. Pumayapa ka. Ay ang pumayapa po talaga ang dagat sapagkat ang hangin ay tumigil. So anong layunin na naman ng unos dito? Unang-una, dapat nating malaman, alam na ni Jesus na darating ang unos na yan. Sapagkat kung mapapansin natin, doon pa lamang sa verse 1 ng chapter 4, ang Panginoon ay sumakay na sa bangka. Nandun na siya sa bangka. At doon siya nagturo sa mga tao. At pagkatapos, nagyaya siyang tumawid sa kabila ayon sa kanyang kalagayan. No? Ang sabi doon sa ating binasa sa chapter 4 verse 35-36 na isinamo siya ng mga alagad o kasama ng mga alagad ayon sa kanyang kalagayan. Nandun na siya. Na makita natin, alam ni Jesus na darating ang unos sa time na yon. Sapagkat nagturo siya ng napakarami ng aral tungkol sa mangasik, tungkol sa mustasa, tungkol sa ilaw, ngayon kailangan nilang ipamuhay ito, maranasan sa buhay nila. Kaya alam ni Jesus na darating dito, pero bagamat alam na ni Jesus ang unos, hindi siya natinag, hindi siya kailanman nauga. Matuwa tayo, mga kapatid, matuwa tayo sa unos na ito sapagkat ang ating Panginoon hindi po nagugulat, hindi nauuga sapagkat siya ang Panginoon ng lahat ng mga unos. At sa unos, mga kapatid, ang kasunod niyan ay kapayapaan. Na iba pang layunin dito para sa unos, makikita natin sa buhay ni Jonas. Bakit dumating ang unos sa buhay ni Jonas at inihagis pa siya sa karagatan? Anong layunin ng Panginoon? Upang ibalik siya sa Panginoon. Bakit po? Siya tumatakas sa kalooban ng Diyos eh. Marami sa atin ang gustong tumakas dahil mahirap daw maging Kristiyano. Kung kailan Kristiyano ko, ganitong hirap. Tumatakas tayo sa gayo ang tinatakasan natin ay puros unos sapagkat ang unos kailanman ay hindi titigil. Ang ating dapat lapitan at bumalik ay ang Panginoon ng kapayapaan sa lahat ng unos at yan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Tingnan natin si Pablo. Bakit po si Pablo dumanas ng iba't ibang unos at kadalasan nawawasak ang bangka o barko na kanyang sinasakyan? Gayon po nangyari kung ating babasahin sa aklat po ng Korinto na si Pablo lalo pang tumibay at tumakas ang kanyang patutuo tungkol sa Ebanghelyo. Isang layunin yan. Ano yung layunin kay Jonah? Upang ibalik siya sa Panginoon. Anong layunin kay Pablo? Upang lumakas pa ang kanyang patutuo. At dito sa mga alagad na kasama ng Panginoon sa bangka, anong layunin dyan? Upang palaguin ang kanilang pananampalataya. Pero tandaan natin, mga kapatid,
Mag-ingat tayo na huwag maghusga sa ibang mga kapatid na dumadanas ng unos sa buhay. Marahil kaiba ang layunin ng unos para sa kanila at sa iyo. O di kaya naman, marahil pinapakita sa iyo ng Panginoon ang sinasapit ng ating ibang kapatid sa unos upang matuto tayo magpakumbaba sa ating sarili. So yun po ang tanong natin, sino ang taong ito? Siya, una, ang nagyaya sa atin ng maglakbay sa karagatan. Siya ang may control o siya ang kasama natin siya sa lahat ng unos. At ikatlo, siya ang nagkukontrol ng lahat ng unos. At pang-apat, siyang taong dapat nating makilala pananglubusan. Bakit nagtanong ang mga alagad? Anong klase ng tao ito? Bakit po yan? Anong kadalasan? Bakit tayo nagtatanong? Dahil hindi natin alam. Maraming kilala na nilang Panginoon sa pagtuturo, sa magasik, pagsindi ng ilaw, pagpapagaling, nagpapakita ng himala ang Panginoon. Maraming kilala nilang Panginoon pero hindi pa talaga nila kilala kung sino si Jesus. Kilala mo ba? Kung kilala na nitong mga alagad kung sino si Jesus, alam nyo, maaari pa silang matulog sa unos eh. Sapagat ang unos hindi talaga maiiwasan, pero maiiwasan ang takot sa unos. Ang mga taong kilala na ang Panginoon, tulad kay Pablo, hindi nagreklamo si Pablo, hindi siya nagtatanong bakit na dumadanas ako lagi ng pagkawasak ng barko. Bakit lagi mayroong shipwreck? Bakit may problema ito? Bakit binabato ako? Halos mamatay na ako. Wala pong tanong si Pablo ganun. Bakit? Kilala nila si Jesus. Hanggat hindi po tayo lumalago sa ating pagkakilala sa Diyos, lagi tayong magtatanong, sino ba ang tao ito? Maring may alam ka na tungkol kay Jesus. At marami kang alam tungkol sa mga bagay kay Jesus, pero hindi mo pa siya kilala ng lubusan kung sino si Jesus. Mga kapatid, magbabanggit lang ako ng ilan na dapat makilala natin si Jesus. Sino nga ba si Jesus? Siya si Jesus na nagpapatuloy na malakas. Tanda natin, nagpapatuloy na malakas, hindi kailanman nanghihina. Siya si Jesus na buong matapat sa kanyang pagsunod sa Ama, pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Siya si Jesus na walang hanggang matatag. Siya si Jesus na walang hanggang mabiyaya. Siya si Jesus na walang hanggang mahabagin. Siya si Jesus na anak ng Diyos. Siya si Jesus na tagapagligtas ng makasalanan, mga kapatid. Siya si Jesus na nagbibigay lakas sa mga mahihina. Siya si Jesus na naghahanap upang maligtas ang mga taong ligaw. Siya si Jesus na nagpapatawad ng kasalanan. Siya si Jesus na namatay para kapalit sa atin sa kamatayan. Siya si Jesus na nagkakaloob ng buhay na walang hanggan. Siya si Jesus na nagpapalaya sa mga bilanggo. Ano pa? Siya si Jesus na kapalit natin sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Siya si Jesus na nakaupo sa kanang kamay ng trono ng Diyos. Siya si Jesus ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay. Siya si Jesus na ating kaibigang magpawalang hanggan. Kilala niyo ba si Jesus? Bakit may tanong ang klaseng tao ito? Yan po ay tanda lamang ng ating kakulangan ng pananampalataya. Kaya nga, anong aral nakuha natin? Napakaraming aral na tayo nakuha. Pero magbibigay lang ako ng dalawa sa ating pagsasara. Ibabalik ko po ang tanong. Para sa iyo, personal. Tanong sa sarili mo. Tignan mo iyong sarili. Anong klaseng tao itong si Jesus para sa iyo? Anong klaseng tao itong si Jesus para sa iyo? Isa ba siyang mabuting tagapagturo lamang? Siya ba'y isang gumagawa lamang ng himala? Na hindi po sapat ang ganun ang pagkakilala. Ang pinakamalaga po sa tanong na ito ay ang kilalanin mo pa siya ng gusto. Sapagkat kung kilala mo na ang Panginoon, hindi po mawawala ang unos, pero mawawala po ang takot natin sa unos. Tayo manalangin. Maraming salamat po, Ama, sa iyo pong salita. Nawa, papatibay po ang aming pananampalataya sa araw na ito. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.